Cantik jangan sebagai itu mau apa ya? Hindi natatawa kami kasi yung interview ba? Kala mo, buhay mo din. Hindi tanong mo na, lights out. Mamaya yun, bastok yun. Alright mga ka-troops, welcome back sa our channels. Itong araw na to ay special kasi mag-interview tayo sa mga pamilya na subscriber ko sa Dubai, mula pa sa Pilipinas at sa Dubai. Ngayon ay reality na to at nandito na sila sa Canada. So mag-interview ako sa kanila kung ano yung mga pinagdaanan nila at saka yung paano yung process nila papunta dito. At ano yung expectation nila dito sa Canada. So stay tuned in rock and roll at makinig kayo sa mga paliwanag nila. And now, this is the We, the Daleks Talk Show. So mga ka-trops, ito yung first na interview natin, yung Bernardo family. Ito, nakakausap ko na ito dati sa Facebook mga ka-trops. Ito si Chero. Mm-hmm. So tatanungin natin ngayon sila tungkol sa kung bakit at paano nandito sila sa Canada, okay? What brings you folks to Canada? Why are you here today? Okay mga ka-trops, yung unang katanungan natin dito sa pamilyang Bernardo family ay paano kayo nag-apply ng family visa, DIY or agency ba? Katot mga ka-trops! Family visa po kami. Ako yung main applicant, student, at siya yung open work permit applicant. And yung anak namin na 8 years old, siya yung SP minor. Paano kami nag-apply? Hindi kami nag-agency kasi nga sayang yung agency fees. Alam naman natin na sobrang mahal ng fees ng mga agency ngayon. Aabot ng 100,000 pesos to 150,000. So, di ba? Sayang din yun. Pang-ano na yun? Pagdagdag na sa proof of funds natin. So, DIY kami. DIY all the way. Hanggang sa pag-approve ng visa namin. So, sa narinig ko sa application nyo, dati ay na-refuse ka, di ba? Na-refuse ka? Yes, totoo yan, yes. So, mga ka-trops, yung pag-a-apply nila ay hindi madali. So, kung nag-a-apply kayo mga ka-tropa, siguraduhin nyo yung mga papeles nyo. Tama. Humberto, question para dito sa Bernardo family. Bakit kayo na-refuse? And paano kayo nag-apply ulit? Very good question. So, bakit kami na-refuse sa first application? Dalawang refuse. First one is not enough financial documents. So, it means that kulang yung mga payslips, bank statements, and yung mga financial proof namin. So, dapat talaga guys, sa pag-apply, check nyo maigi yung mga documents nyo. Submit nyo lahat ng mga banking documents nyo. And especially if family visa kayo kasi napaka-importante niya. Mm-hmm. Kasi yung second is yung hindi daw ako socially established sa Pinas. Kasi working as freelancer in the Philippines. So wala akong employer na stable. Pero I have clients from the US. And feeling siguro ng visa officer na hindi ako babalik sa Pinas kasi nga, diba, yung work ko madadala ko sa Canada tapos dito na ako mag-work. So, ayun. So, what I did was, nagbigay ako ng mga job recommendations from LinkedIn. So, just to make sure na meron pa akong trabaho na uuwian sa Pinas. Maraming mga job applications na nag-invite sa akin, like yung ano daw, yung customer support manager, social media support manager, based sa ano ko, experience ko. So, ayun, yun lang ang nilagay ko. Pati yung mga ano namin assets namin, bahay, lupa, sasakyan, lahat na. And sa pag-reapply namin, tinanggal namin yung sponsor. So, sarili yung sita? Sariling ano, savings from Qatar na saving, at saka sa ano ko, freelancing savings. So, yun na, mga ka-trops, mga taga-Dubai at Qatar o sa Pilipinas na nag-apply dito sa Canada sa student visa. Narinig yun yung kwento nila. So, yung susunod natin katarungan, mga ka-trops, yung number 3 question, bakit Lethbridge pinili nyo instead of Video City? Maraming nagtatanong sa akin yan dito sa YouTube channel ko. Bakit Lethbridge yung pinili nyo? Bakit Lethbridge? Or, let's say, bakit Alberta? Is that the question? Yes. So, Alberta yung pinili namin kasi
sa tax. Number one is sa tax. Isang tax lang, tas 5% lang sa other province. Dalawa yung anong tax nila, tsaka merong isa lang, pero ang laki. Tapos, Lethbridge yung pinili namin kasi sa Bow Valley sa Calgary, punuan na yung slot ng program ko, tsaka super mahal ng tuition. Sa SAIT naman, yun din, sobrang mahal, and punuan din. So, kaya hindi ako nag-stop mag-research. So, nag-research ako Red Deer, Lethbridge, or Medicine Hat. So, yung napili ko is yung Lethbridge. Kaya, more on, ano talaga, cost of living, okay yung Lethbridge. Yung ano naman, sa weather, number one. Kaya naman siya. Kaya we have Chinook Wind. Yung Chinook Wind, sinasabi ko dati sa vlog ko, number one dito sa Lethbridge kasi pag laging snow, pag dumaan yung Chinook Wind, matutulaw agad. So, yun. Compare sa other big cities na sobrang laki, masikip, tapos ito, Lethbridge is good for our family. Bakit nila pinili yung Lethbridge? Kasi nag-research sila. So, kung nag-a-apply kayo dito sa Canada as a student, mag-research kayo. Kasi marami kayong makukuha ng information. Oh, like, baka may rattlesnake. I-det mo na. Okay, mga katrops, yung pang-apat natin question ay magkano yung proof of funds nyo? Okay, so magkano yung proof of funds? Sa family of three kasi, dapat meron kang 10K Canadian dollars for the student. Laki na, no? 4K for OWP or open work permit and 3K for the another SP dependent, minor. SP minor. Yes. So what we did was, tinasan pa namin compare sa nilang minimum. So kung i-convert natin to pesos, around 2.5 M. 2.5? No, that's a lot of damage! And walang sponsor po. Sariling sikap yan. Walang sponsor. So yan. Alright. More. More yung ma-provide nyo, the more na ma-convince yung visa officer na they can afford these studies and di ba kasi super mahal na ano dito. Pagka hindi pa na-approve yung visa niya at ganun nakalaki yung halaga ng proof of funds, sampalin yung ano, yung visa officer, may joke lang. Alright mga katrops, yung panglimang question natin dito sa Bernardo Family ay bakit business and administration yung kinuha mo, Krista? So, Lethbridge College and yung program ko is business administration management. So, 2 years siya. So, bakit management? Kasi yung program ko sa Pinas is IT. And nirelate ko din sa job ko na freelancing, ano, e-commerce, virtual assistant. So, more on managing teams, managing stores, ano, e-commerce stores. So, yan. So, align it to your experience and your skills in your previous job. Ito yung katanungan ko sa inyo ngayon. Okay. Ano yung ina-expect nyo dito sa Lethbridge, Alberta? Chero, pwede nung. Okay. Sa akin, i-expect ko dito sa Lethbridge, magandang pamumuhay. Kasi may sigaw, galit ka? Galit ka? Uy, yung magpagpunin siya tumawa. Galit ata eh. Hindi, hindi. Focus na ako na. Sorry. Doon ka ulit mo eh. Dito sa Lethbridge, maganda kasi libre yung pag-aaral ng bata. Yan. Okay? Tama yan. Number one yun. Sa Lethbridge, sinasabi ng ibang tao na ang hirap makahanap ng trabaho dito. Dalawang trabaho. Inanuan ko. Kasi nag-conflict sa time. Hindi ko na lang sasabihin yung anong company. Hindi to sa pamamayabang. Pamamayabang? Okay. Okay. Okay, so ano yung mga in-expect namin sa Lethbridge? So, una pa lang, since nag-research ako, alam ko na small city siya. I expected na merong job opportunities for us. Madami namang mga establishment dito. Hindi naman to super bukid talaga na walang mga katao-tao. Even students, meron ding job. Madami, madaming jobs. Ikaw na lang yung tatanggi. Tapos,
super daling makapasok sa school ng mga bata. Walang masyadong mga documents na hiningi. Ang ganda, super ganda. And sa ano naman, like sa cost of living, mura yung bahay, apartment, tsaka yung mga, yung groceries naman, okay naman siya. Siyempre, yung proof of funds mo, madadala mo dito sa Canada yan, magagamit mo yan. Yan ang gagamitin mo for ano, grocery, first 2 months, first 3 months nyo. Sa rent, ganyan. So, expected na yan. And sa school naman, expect nyo na din na international student, madaming mga projects, assignments, quizzes. So, huwag niyang i-jeopardize yung studies nyo sa paghahanap ng maraming trabaho. Kasi diba, makakapag full-time na yung mga students ngayon. So, focus pa rin kayo sa goal. Well, mga katrops ha, narinig yung sagot ni Krista. Ito yung katulungan ko kayo dito kay kumpare kong Chero. Since na open work permit ka, based sa experience mo, ano yung pinakamahirap na trabaho na encounter dito? Well, yung experience ko is a waiter. So, I work as a waiter in Doha, Qatar for 4 years. Mga taga Qatar, shout out. Shout out sa inyo dyan, sa Doha, Qatar. Mainit dyan, no? Lipat na! Lipat na kayo. Oh, yan, sabi ni Zero, mag-Canada na daw. So dito, madali lang yung mga trabaho dito. Yung trabaho yung naghahanap ng tao. Hindi yung tao yung naghahanap ng trabaho. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Shout out to Dalag family. Yan. Ayan mga katrops. Hanggang dito na lang yung interview ko kay Bernardo Pamele. May sasabihin ka pa, Krista? Don't stop dreaming and don't stop believing. So, pursue your Canadian dream and kaya niyan. Kaya niyan mga katrops. So, dito sa Bernardo Pamele. Thank you. Welcome to Canada. Thank you. Ang susunod nating set, Bukod Family. Abangan nyo, mas matindi yan. Yan na ito. Pasensya na kayo, nakainom po ako. Pasensya na po, medyo commercial po ako. Well, mga katrops, yung second set ng pag-uusap natin ngayon itong gabi, Bukod Family naman. Si Napo sa si Taula. Hey guys. Hi. Yan, itong mga interview natin to, nakakausap ko lang to sa YouTube dati. Tapos inadda ko sa Facebook at ngayon nandito na sa kanila. Pero una natin tanong dito sa Bukod Family. Right. Ano ang pumasok sa isip nyo na magdesisyon na mag-apply sa Canada? Dati kayong OFW ng Dubai. How many years? Actually, 15 years kami sa UAE. Actually, matagal lang dream to. It's been like a decade. Hindi lang siya, ano, hindi lang siya 1 year, 2 years. And pumasok sa isip namin na pumunta dito because family of 5 kami. So, malaking pamilya. And alam naman natin lahat na sa UAE is walang permanente. Yung nga, aside sa mahal yung cost of living. And syempre, yung education ng mga bata. So, we've decided to, yun nga, mag-Canada. And naisip lang namin mag-student kasi nga ito yung pinakamabilis. Salamat naman at na-approve naman kami sa student pathway. Si Mrs. yung student, di ba? Yes. Anong yung course mo? Psychology mga katrop! Baka yung nasiraan ng baet, mag-psychiatrist na lang kayo dito. Ang unang pumasok sa isip ko is makakasama ko na yung mga anak ko. Yan ang number one na papasok sa isip mo when it comes to Canada. Yes. Kasi ang Canada is a family-oriented. Dahil sa ilang taon na nagtrabaho kami sa Dubai, so kailangan mag-renew ng visa. Every year, you have to renew your visa. But then... NANI?! Semi-toothbrush! When you come to Canada, hindi mo kailangan yun. Lahat kayo sabay-sabay makakaalis. Yan. Ngayon. Ano ba yung toothpaste na ito? Wala kasi ano? Hindi. Kasi may Sound production take 2. Nag-aral ako para lang sama-samang pamilya at makaalis ng sabay-sabay. Pero ngayon, kami muna ang nauna. Yung dalawang anak ko na iwan sa Pilipinas para maka-adjust muna kami. Dahil sa... Ano kasi yun? Turuan mo ako! Ano kasi ng Tagalog eh! French mo, gusto mo.
So, bakit naiwan pala yung dalawa yung anak ko sa Pilipinas? Gusto lang namin kasi maka-adjust pagdating dito, lalo na winter intake ako. Yung panahon dito, hindi pwedeng bigla na lang kaming sabay-sabay susulpot dito at magastos din. Kaya kailangan din namin makahanap ng trabaho para pag naging settled na kami, pwede na namin makuha yung anak namin. Hindi basta-basta na mag-decide ka na lahat kayo sabay-sabay kayo. Although, meron na mga visa mga anak namin. Pero, syempre, isipin pa rin namin yung magiging situation namin sa unang punta namin dito. Totoo yan, mga katrops. Dadako tayo dun sa pangalawang question natin, mga katrops. Saan kayo naging kampante? Sa Dubai ba o sa Canada? Ako kampante ako sa Canada. Kasi alam mo ko na makakasama ko ang mga pamilya ko na buo. Hindi kami huwahiwalay, hindi kami mabubuhay ng ilang taon na video call lang lagi kami. Mas gusto ko na kasama ko yung nakikita ko, yung anak ko, nakakapag-aral sila. Hindi naman sa minamaliit ko ang Dubai, pero halos buong sahod ko nakukunta lang sa pag-aaral ng anak ko. Unang dating namin dito, dinala natin, in-enroll namin ang anak namin, pero walang sinunil na kahilingan sa iyo. At pinag-start agad ang anak namin as soon as possible. Ikaw, Mark, kung may sasabi ko ba din? Wala kang masabi? Ito mga katrops ha, kung papipilihin ako sa Dubai o Canada, mas grateful ako na napunta ako dun sa Medulla kasi nabuo yung pagkatao ko dun. Doon ako tumatag. Kasi doon dumatay ako dito, wala akong kakilala eh. Kaya maswerte itong mga panauhin natin ngayon gabi kasi dali lang ako sa YouTube at sa Facebook. At ngayon, sinishare ko lang yung kung anong matutulong ko sa kanila. Ang Dalag family ang tumulong sa amin. Hindi lang kami ang natulungan niya, marami na siyang natulungan. At kaya yung mga vlogs niya, hindi lang yan basta-basta na vlog. Hindi lang dahil sa pagiging kaibigan, hindi lang doon dahil nagbibigay din siya ng mga payo. Magkano yung gastos niyo sa pag-proseso sa sulit? Depende kasi medyo malaking pamilya kami. So sabi nga nung Bernardo family, 10,000 for the SP, 4,000 for OWP, then minors, 3,000. So 3,000 is sa yes, we are 23,000. Wow, that's a lot of money. Medyo dagdagan mo na po, like makasiguro mga 300 to 400,000. Okay, para walang maano, walang question asked at walang maisip yes. Na ano. As long na tama yung mga documents na ipepresent nyo, tama yung POF nyo, I'm sure. One more thing, recommended din yung GIC. Guaranteed Investment Scheme, or GIC, is a short-term investment scheme provided to international students for a period of 1 year. It is recommended for students who decide to study in Canada under the SDS program. To qualify for a Canadian student visa, all international students must deposit their proof of 1 year's living expenses into a Canadian bank account. Now, back to you, Bukad family. You have to present that one to the immigration officer para mas valid yung application nyo. Kasi para mas maniwala sila na talagang may pera kayo. Kasi some of them are presenting show money. No? Hirap pumunta dito nang wala kang dalang pera. Yes. Hindi lang pwedeng show money. Kasi ang show money, show lang talaga. So mas recommended yung may GIC kayo, minimum of 10,000. Siyempre, mas mataas, mas maganda para hindi sila mag-isip na hindi lang show money, na papakita mo lang yun. At least, pagdating dito, magagamit mo siya. One more thing, ang advice ko sa inyo, kung halimbawang change DLI kayo, huwag kayong mag-take ng risk. Ang gawin nyo, mag-inform kayo sa RICC, sasabihin naman nila siguro yung mga solusyon na pwede nyong gawin. Huwag kayong mag-take ng risk kasi yung visa na in-approve sa inyo, kasi ako, from my experience, I'm from New Brunswick. Oh, yun mga katrops, isa pang tip. Si Paula kasi, nasa New Brunswick to naka-enroll eh. So ngayon, hindi ko alam kung paano nyo nalaman to ulit. Nag-apply na ako niyan, dalawang LOA ako meron. Nung una, nag-apply ako sa New Brunswick. Nung lumabas ang LOA ko sa New Brunswick, in-ignore ko ang Lethbridge. Mas kinuha ko ang Lethbridge dahil mas mura ang tuition ng Lethbridge. Pero when it comes to approval, late siya na-approve. Nagkaroon ako ng approval by
September 20 and ang LOA ko expiration is September 12. So dapat physically na mag-a-attend ako sa school pero hindi nangyari 'yon. Nung in-inform kong RICC, sinabi ng RICC sa akin na mag-apply ako. Ako lang mag-isa without my family. Yeah. Then yung reference number ko ibigay ko sa kanya once na nakapag-re-apply ako. So pag-submit ko, nag-email ako sa kanila. Then after 5 days na approve ako. And then directly sa Alberta ako. Huwag kayo matakot kasi mas magandang i-inform niya sila, maging honest kayo kasi mas na-appreciate nila yon. May dahilan lagi kung bakit hindi ka natutuloy. Ngayon naiintindihan ko na kasi dati nang hindi ako natuloy talagang para akong binagsakan ng langit at lupa. Yeah. Well, mga katrops, yung follow-up question ko sa Bukod Family ay ano, gano'ng kadali maghanap ng trabaho dito sa Alberta? Well, ako yung OWP, masasabi ko na it's totally different compared ko sa UAE. So Monday lang ako nag-apply, Tuesday, may mga tumawag na. Interview over the phone. Wednesday, may ano na, interview sa opisina. Panel interview. And then Thursday, nag-start na yung tawag nila dito si Job Shadow. Wherein parang OJT siya. I-check ka nila kung okay ka, tsaka kung okay din yung work mo, and it only takes like 1 hour. Tapos yun, tinanong nila ako kung okay lang sa akin yung work, okay lang din naman. So when can I start? So nag-start na ako next Monday. So yun. Ganun kadali maghanap ng trabaho dito, mga katropa. Ganun mga katrops, yung question ko sa Bukod Family ay ano, gano'ng kasakit nung naiwan yung dalawang yung anak? Masakit. Yeah. Hanggang ang flight namin is 7 o'clock, I think. Yeah. Hanggang Hong Kong, umiiyak ako. Masakit. Pero kung iisipin mo na for the sake of my babies, na maging maiwan muna sila at pagdating nila dito, settled na kami, mas okay. Kasi mapoprovide natin lahat ng kailangan nila. Hindi yung nangangapa tayo pagdating dito. O, tsaka dumating kami dito, walang kakilala talaga. Although may brother ako sa Manitoba, syempre iba pa rin yung may tutulong talaga sa'yo dito. Oh, wow. Pero kung alam na naman namin na smooth yung ano dito, pagdating namin is dinalasan. Actually may konting yes. Kasi ang inaantay ko na lang is magbakasyon ako ng April para makuha ko yung mga anak. Yeah, mga katrops ha, nanarinig ko yung mga sagot ng Bukod Family. So ito yung sasabihin ko sa kanila. Welcome to Canada mga kapres. Salamat. Mga katrops. Ang importante dito mga katropa, masitisin tayo dito. Ayo. Kahit PR lang, okay na tayo dito sa next Canada. Prayer namin yan. Yes. So hanggang dito na lang mga katrops ha. Sana tuloy-tuloy lang yung mga ano natin. Subscribe natin dyan sa Dubai. At saka sa Pilipinas, at sa mga newcomers, at saka sa mga aspirants na gustong pumunta dito sa Canada. So stay tuned and rock and roll! Peace out!